What's up guys, Mon here. Welcome back to Hardware Voyage. Ito ang ating Poco X3 gaming review. Alright guys, naka 1080p resolution lang tayo ngayon pero 60fps para naman kahit papano ay maipakita ko sa inyo ng mas maayos yung actual gaming performance na ibibigay sa atin itong Poco X3. Quick specs, meron tayong Snapdragon 732G, 6GB of RAM, 1080p resolution at 5160mAh battery. Mag-uumpisa tayo sa 100% battery life, max brightness, max volume, connected tayo sa Wi-Fi at ang una nating game ay ang Asphalt 9. Siyempre, sinet ko kaagad to sa highest graphic settings at tulad ng inaasahan, very playable itong Asphalt 9 dito sa Poco X3. Makikita naman natin na kahit nagbabanggaan na yung mga sasakyan, swabing-swabe pa rin yung gameplay. May frame drops pero sobrang bihira to the point na halos hindi na rin talaga natin mahahalata. Isunod naman natin ang Marvel Super War na isa sa mga nirequest nyo sa comments. Dinownload ko na dito yung very high quality na graphic settings at wala rin akong napansing lags. Pangatlong match ko na to, so sigurado namang hindi AI ang kalaban ko at yun, kayang-kaya naman itong Marvel Super War. Maganda ang graphics at hindi naglalag kahit na maraming nangyayari sa game. Next, Battle of LA na hindi na mangyayari ngayong playoffs, so laruin na lang natin dito sa NBA 2K20. Tulad ng nakita nyo, sinet ko lahat sa ultra settings at wala rin akong nakitang problema dito sa NBA. Kahit sa replay or close-up shots, sobrang bihira lang magkaroon ng frame drops. Ngayon, kung gusto nyo talaga ng mas stable na frame rates, pwede naman nating ibaba ng bahagya yung graphics. Pero para sa akin, okay na yung ultra dahil sabi ko nga, bihira lang ang frame drops. Sa Call of Duty Mobile naman tayo, meron tayong very high graphics at very high frame rates. Pero kapag sinet lang natin sa high graphics, pwede nating iselect yung max frame rates. At para sa akin, mas importante yung frame rates lalo na for competitive gaming. Kaya yan ang pipiliin ko at kung makikita nyo, sobrang smooth din itong COD dito sa Poco X3. Nakatulong din sa akin yung dual speakers ng phone na to dahil naririnig ko kung saan nanggagaling yung mga kalaban. Contact with enemy. Need backup.
Isunod na natin ang rules of survival tulad ng mga unang games na tinest natin. Sinet ko din to sa max settings at kayang-kaya rin to ng Poco X3. Okay na okay ang gameplay at hindi naman tumigil or naghang habang naglalaro ako. Sa Mobile Legends, wala tayong ultra settings, high settings lang pero meron namang HFR. Hindi ako sure kung magkakaroon ng ultra settings sa mga susunod na updates, pero sana magkaroon dahil sisiw na sisiw lang sa Snapdragon 732G ang high settings nitong Mobile Legends. Next naman ay ang PUBG. Gumamit ako dito ng GFX tools para may enable yung Ultra HD graphics settings at smooth din naman ang binigay sa ating gaming experience nitong Poco X3. Yun nga lang may pasulpot-sulpot na frame drops, kaya kung competitive ka, huwag ka nang gumamit ng GFX tools. Okay lang kahit hindi Ultra HD ang graphics, basta mas stable ang frame rates. Tinest ko nga rin pala ang gyroscope sensor nito at okay naman, hindi naman delay. Dito naman sa Black Desert Mobile, sinubukan kong iset sa max resolution pero kusang bumabalik sa high kaya yung frame rates na lang ang sinet ko sa max. Very smooth naman kahit sa boss battles at kahit ini-spam ko na yung skills ng character ko. Wala akong napansing frame drops, well, siguro meron pero hindi ko na napansin dahil sa sobrang daming nangyayari sa screen. Pero overall, very playable naman at wala talagang noticeable lags. Okay guys, after 3 hours and 20 minutes of gaming, 25% na lang ang natira sa battery natin. So most probably makakakuha tayo dito ng more than 4 hours of gaming, which is good. Usually ganyan talaga ang nakukuha nating battery life sa mga battery na may 5,000 mAh capacity. Hindi siya yung sobrang kunat na battery pero hindi rin naman madaling maubos. Normal lang yung battery life na ibinibigay sa atin nitong Poco X3. Pero kung nakukulangan ka talaga dito, I suggest na iset mo na lang to sa 60Hz screen refresh rate dahil sabi ko nga sa full review, kapag mas mataas ang refresh rate, mas malakas din ang konsumo sa battery.
na meron tong liquid cooling system pero huwag nyong i-expect na hindi to magiinit dahil doon. Tulad ng ibang phones, umiinit din to ng konti kapag naglalaro tayo ng games at normal lang naman yan. Actually, nakakuha din ako ng Black Shark fan cooler pero hindi ko na kinailangang gamitin dahil hindi naman tayo umaabot sa punto na hindi na komportabling hawakan yung phone. Discuss naman natin yung nabanggit ko sa full review na unnecessary vibrations. Alam kong nakalagay sa website ng Poco na meron tong Z-axis linear motor for high precision vibrations like a gaming console. At maganda yung haptic feedback kapag nagtatype ako sa keyboard, pero kung iniisip nyo na yung vibrations na yon ay nakakatulong para mas maging immersive yung gaming experience natin, well, hindi. Nagva-vibrate kasi yung phone hindi dahil sa bumabaril tayo, hindi dahil sa pinipindot natin yung turbo, hindi dahil sa may mga banggaan na nangyayari sa game, nagva-vibrate yung phone dahil sa speakers. Yung tipong wala ka pang ginagawa sa phone ay nagva-vibrate na dahil nga tumutunog. Hindi naman to sobrang big deal at hindi rin deal breaker para sa akin. Ganito din kasi yung ibang phones na may dual stereo speakers, mas pronounced lang talaga itong sa Poco X3, kaya sa tingin ko ay kailangan ring malaman nyo. So overall, tulad ng napag-usapan natin sa full review, pambihira itong Poco X3. Yung ganitong gaming performance kasi ay usually nasa 17 to 23K, pero ito nasa 11 to 13K lang. Kaya kung limitado lang ang budget mo at gusto mo ng gaming phone na kaya ang high to ultra settings sa mga games, ito na yon, ang Poco X3 NFC. Alright guys, yun lang muna para sa ngayon. Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe. Follow niyo na rin kami sa Facebook at Instagram dahil mag-a-announce ako ng giveaway doon. Maraming salamat sa panonood at next time ulit. Peace!